Kailangan talaga natin mag-highlights dito sa mga part na to para medyo lumitaw kahit papano yung image na ginagawa natin. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Bali, ang pyesa natin ngayon, black and gray na Spartan. So marami na tayong nagawang ganitong klaseng pyesa. Kadalasan buong body nung Spartan o nung warrior yung ginagawa natin. Pero ito, ang kaibahan dito, isang buong ulo niya o isang buong mukha niya yung gagawin natin. Tapos hindi nakasama yung pinakakatawan. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang timpla ko ng black and gray, gumagamit ako ng tatlong large ink caps. Yung unang cap, solid black. Yung second cap, 9 drops ng black, tapos papunuin ko ng solution. Yung third cap, 2 drops ng black, tapos papunuin ko ng solution. Tapos yung small cap na nakikita nyo, doon naman po ilalagay yung puti para pang highlights natin sa gagawin natin pyesa. Bali dito, makikita nyo, meron ako mga nilagay na detail. Eh kung makikita nyo. Tapos tatabunan ko siya ng mix ng medium wash at saka ng solid black. Pero hindi siya matatabunan ng gusto. Kumbaga, matatanaw nyo pa rin yan kahit tabunan natin. Kasi mas nauna yung ginawa nating detail. Tapos ang kailangan ipatong natin dyan na ipang shade natin na kulay ay hindi dapat mas matingkad dun sa pinang detalye natin para hindi magpantay yung kulay o hindi matabunan at mawala sa paningin natin yung mga unang detail na ginawa natin. Eh kung mapapansin nyo, andyan pa rin yung detalye niya. Kahit shade ko na siya o pinatungan ko pa siya ng iba't ibang klaseng wash na may mix ng solid black. So dito, ginamit natin ditong size ng needle, 9 magnum, para dun sa mga buhok na lumitaw dun sa pinaka-helmet ng warrior na ginagawa natin. Eh mapapansin nyo, tinatabunan ko uli ng solid black na may mix ng medium wash yung mga detail dito sa pinaka-helmet niya. Inuuna ko talaga yung mga detalye bago ako mag-shade ng ganyan. Kumbaga parang mga shadow yan ng helmet niya. Pero hindi matatabunan ng husto yung mga unang detail na ginawa natin kasi mas matingkad yung pinandetalye natin kesa dun sa mga pinatong natin, yung hinagod natin na pang shade. Gamit ko nga pala dun 15 curve magnum. Dito, kung makikita nyo, nag-bloodline na ako ng mga ibang detail ng mukha niya. Sa totoo lang, wala po ako nakikitang talagang detalye dun sa reference na ginagaya ko. So talagang ginawan ko lang ng mata para kahit papano, may detalye pa rin na maaaninag kung sakasakali man na matapos natin yung pyesa. Meron naman talaga maaaninag kaso hindi mo na maintindihan dun sa reference. Kahit na i-brightness natin yung pinaka-reference, wala na talaga halos makita dun sa detalye ng pinakamukha nung Spartan na ginagawa natin. Nagdesisyon lang ako na lagyan ko ng detalye bago ko siya i-shade ng madilim na contrast. Kagaya niya, no? Kung mapapansin nyo kanina yung ginawa natin na design, parang hindi siya magmumukhang mata. Parang hindi normal na mata yung ginawa natin. So, kasi may naaninag pang konting-konti lang. Pero halos wala na. Yun na lang yung ginaya ko. O yun na lang yung parang sinundan ko kahit papano. Kung ano yung naaninag ko. Tapos yun yung una kong dinitalye bago ako nag-shade ng solid black na may mix ng medium wash. Mas okay din talaga tignan kapag magdi-detalye ka dito sa ganitong mga klaseng design. Hindi yung pupuruhan mo lang siya ng black na halos black lang yung makikita mo. Maganda pa rin talaga yung ganito. Parang natatabunan siya ng dilim o nung anino nung pinaka-helmet niya. So mas okay siyang tignan para sa akin kesa sa pupuruhan mo lang siya ng black na parang walang ka-effort-effort na mas mapaganda yung design o mas may nababasa dun sa tattoo na ginagawa mo. Kumbaga, kung kaya mo namang laruin yung mukha, kasi may mukha naman talaga sa loob, kaso dala nga nung anino, hindi na masyado makita. Mas maganda rin siguro, diskartehan natin, gawa natin ng detalye, bago natin kulayan ng madilim na kulay, yung part na yon, para sa mas magandang outcome nung tattoo na ginagawa natin. At yun, maraming salamat sa panonood. Paalala lang po, wag lang po tayong basta kopya ng kopya sa mga tattoo na ginagawa natin. Kung meron tayong magagawa pang diskarte para mas mapaganda yung ginagawa nating tattoo, gawin po natin para mas mapalawak pa natin yung kaalaman natin. Don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nadz Galarpe ng Nadz Tattoo Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.